Chris. This is your nurse, Chris, and welcome to my channel. Welcome na naman sa ating bagong video. Huwag na po kayong manggigil dito sa aking preborn at sa bago kong gupit na hair na napaka-igli na hindi pantay. Ako lang po nagupit na yan kasi napakahaba po ng pila talaga sa mga salon ngayon. Tsaka para safe, di ba? Okay lang yung laban na yan, di ba? At tsaka para safe sa COVID, di ba? Hindi ako ma-expose. Hindi nga lang pantay, pero bawi na lang kapag okay na, di ba? Kaya yung laban na yan. Ayan o, i-ribbon ko. Kaya mainis dyan ha. Hindi ko talaga siya maiayos kanina. Okay, okay na yan. Carry na yan. Gumawa ako noon, kung naaalala nyo or napanood nyo, ng vlog tungkol dun sa vitamin C injection. So, nirelate ko doon kung ano yung mga benefits and how to do it and ano yung mga pros and cons ng vitamin C. So, after kong ma-post yung video na yon, actually matagal ko nang na-post yun before pa mag-pandemic. Ngayon na nag-pandemic nga, nagkaroon tayo ng COVID, maraming nagkaroon ng interest sa vitamin C injection. At hindi lang sa injection, kahit sa mga oral na vitamin C. So, nagkaroon ng maraming katanungan, mga frequently asked questions doon sa ating video na yon. Actually, part 1 and 2 yon. So, this is yung part 1 and part 2. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung dalawang yan para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa vitamin C injection. Kung hindi nyo po may tatanong, nung panahon ng pandemic po, nung talagang bawal lumabas, itong bumuhay sa akin, itong vitamin C na to at sa pamilya ko. Actually, naghalos parang every 3 days, ini-injectan ko sila. This is TATU-C ascorbic acid. This is a vitamin C injection. So, sa loob niya, meron siyang, pakita ko sa inyo. Ayan, meron siyang 10 ampules. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron siyang 10 ampules. And ini-injection ko siya sa sarili ko at sa members of my family. So, sa isang tao, nag-i-inject ako ng dalawa. Isang ampule kasi is composed of 500 mg of ascorbic acid. So, dinadalawa ko na siya para mas mataas ang ating immune system. So, nung panahon nga ng COVID, since nasa bahay lang naman at kailangan natin magpalakas ng resistensya, bukod dun sa oral vitamin C, ini-injectan ko rin sila nito. And okay naman kami so far. Walang nagkasakit, walang sumakit ulo, walang nawalan ng panlasa, at wala namang kahit anong symptoms ng COVID sa aking pamilya. At saka ingat na ingat talaga ako sa kanila. Syempre mahirap na, 'di ba? So ako lang yung pwedeng lumabas at mas mataas ang dosage na tinitake ko. Syempre para mas mataas ang immune system, mas protected ako. Yan, kailangan sunod-sunod lang din. So ngayon, magsasagot tayo ng mga katanungan doon sa aking part 1 at part 2 vitamin C injection. Marami kasing nagtanong. Marami silang mga alam mo haka-haka, nag-agam-agam. So kasi kailangan natin sagutin yan. So, ipapakita ko po sa inyo ang mga questions and sasagutin ko one by one sa abot ng aking makakaya. Ayan. So, ito yung video ko. Yan yung part 1, vitamin C injection. So, basahin natin yung mga comments and sagutin natin isa-isa yung mga katanungan ninyo. So, yung isang comment is, sabi niya, pretty daw, char. Pera usog po, sa ganda pretty and healthy. Actually, ang vitamin C po talaga nakaka-pretty talaga siya, nakaka-glow talaga siya ng skin because vitamin C is vitamin for the skin. So, nakaka-pretty talaga siya, nakaka-glow. Okay? Ano tayo ng mga question? Yan. So, for the question number 1. So, ito, usually yung laging tinatanong ng lahat. Ito agad yung kapag nakita mo na yung karayom, ito agad ang tatanungin sa'yo. Mahapdi po ba? Or masakit po ba? Okay, sasagutin natin yan. So, ang bawat tao po, may kanya-kanya po tayong pain threshold. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong perception ng pain. Katulad ko po, mataas po yung pain threshold ko. So, vitamin C, yung pag-inject ng vitamin C sa akin is, hindi naman siya ganun kasakit. Tolerable. Tolerable, kumbaga. Kumbaga, may nararamdaman kang pain, but it is tolerable. Okay? So, sa mga mababa naman po ang pain threshold, isipin nyo po, lahat naman po tayo nakaranas na po ng injection, yung kinukuhanan po ng dugo, extraction ng blood. So, mas malaki po yung karayom na yon. Bali, gumagamit po sila ng mas malaking gauge. And sa vitamin C injection naman, gumagamit tayo ng butterfly, which is ginagamit usually sa mga pedia, sa mga baby. So, mas maliit. So, yung pain niya, hindi ganun kasakit. Tulad ng sa pag nage-extract ng blood. So, kung masasabi ko, kung masakit po ba, masakit ang injection, but it is tolerable. Kumbaga, this is painless but not pain-free. Yun. This is painless but not pain-free. Okay? Magkaiba po kasi yung painless sa pain-free. Ang painless, may feel kang pain pero tolerable. Ang pain-free naman po is talagang wala kang mararamdaman na pain at all. So, kung may isa pang tanong, mahapdi po ba?
Kung tama po ang pagkaka-inject ng medical professional sa inyo, sa inyong vein, ang infusion, well, nag-i-infuse ng vitamin C sa iyong ugat, wala po kayo dapat na mararamdaman na hapdi na pasok ng gamot or ng vitamin C. So, ang pinakamasakit na part lang po dyan ay yung pag-insert and yung pagtanggal. Pero meron po akong may bibigay na technique sa inyong lahat para wala po kayong mararamdaman at all, pero kailangan po ng isang matindihang timing. Okay. So, eto po, matagal ko na po itong ginagawa, lalo na po dun sa mga ini-injectionan ko na talagang mababa yung pain tolerance. So, pag mag-i-insert, bibilangan mo, okay, 1, 2, 3, pauubuhin mo si yung i-injectionan si client, and then sabay mo ipapasok. So, kung ikaw si client, ikaw si patient, para hindi mo ma-feel yung injection, kailangan sasabihin mo sa nurse o sa doctor, nurse, pwede po bong bilang ka 1, 2, 3, tapos sasabihin mo kung i-insert mo na. Para matimingan mo, kailangan mong umubo. Pero kasi diba, bawal umubo ngayon sa panahon na ngayon, pero hindi ka naman uubo na parang pa-COVID na, diba? Uubo ka lang na parang may tinatanggal na tinik dito sa iyong lalamunan. Sa sample ako ha. Okay, 1, 2, 3. Easy, diba? Promise, 100% effective. Pag mag-i-insert po ang nurse sa inyo, ganun po yung gawin nyo. And kapag magtatanggal, ganun ulit. 1, 2, 3. Easy, promise. Gawin nyo yan, girls and boys and ladies and gentlemen, gawin nyo yan 100% effective. Yan po ang ginagawa ko sa mga patient ko na napakababa ng pain tolerance. Pero most of my clients, sobrang mga 80%, kaya naman. Kasi kaya naman talaga, kasi pang baby lang naman yung butterfly. Pero yun nga, syempre, kailangan i-consider pa rin natin yung mga tao na mababa talaga ang pain tolerance. So, naiintindi ko rin sila. So, yun yung binibigay kong instructions sa kanila. And, na-amaze sila. Yung parang, wow, yun na yun. Oh, ganun, ganun yung mga feedback. So, ang dami ko nang sabi. So, let's proceed to question number 2. Okay, next question. Effective po ba kung sapwet, intramuscular ang inject sa glutathione? Okay, so let's talk about vitamin C injection muna. Pero generally, ang vitamin C naman po and glutathione is through IV or intravenous. Bali, nakalagay naman po sa mga packaging ng vitamin C or gluta kung ito ba ay pang IM, intramuscular or sa muscle, IV, intravenous or sa vein, or SC, subcutaneous or sa fats. So, ito po, sa ginagamit ko na TATUC, nakalagay po dito IM, IV, SC. So, ibig sabihin, pwede po siyang intramuscular, pwede po siya sa intravenous, and pwede po siya sa subcutaneous. Pero, ako, preferably, ini-insert ko siya through IV or intravenous. Bakit? 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 Kasi po, pag IM, makaka-feel ka pa ng mas mahapdi. Yung parang feel pag binabakunahan ka, ganon. Pero kapag IV or intravenous, pagka-insert, yun nga, sinasabi ko, ang pinakamasakit na part nyo na lang na mag-feel is yung, insert, yung pasok ng karayom, but the infusion of the medicine, wala at all. So, medyo painless siya. Sa SC naman, kailangan sobrang accurate kasi diba po may mga layers-layers yan, yung skin, and then yung SC, which is the subcutaneous, the muscle. So, kailangan sakto yung pagka-inject nyo, pero mas safer na rin, IV na lang, kasi pwede naman po siyang IV. Kaya para sa tanong ni Carolina Napenas, kung effective po ba kung sapwet, effective naman po siya since nakalagay naman po dito sa packaging na pwede siya. Pero I suggest preferably gawin natin siya through IV and make sure na ang gumagawa or mag-insert sa inyo is medical professional which is experienced and marunong po talagang mag-insert. Let's proceed to question number 3. This question is from Zaya Tiffany Monte Carlo. Saan po kayo nakabili ng vitamin C injectable? So, kailangan po, pagbibili po tayo ng vitamin C injection, make sure na legit ang ating supplier. And sa Facebook, actually, marami yan, sa Lazada, sa Shopee. Pero, kung ako po magsasuggest, I suggest na bumili kayo sa inyong doctor. Mas maganda po kasi na-recommended ng inyong medical professional. Kasi alam nila na legit yung product, effective, and talagang trusted na po nila yon. So, kaya po ang sagot ko sa tanong mo, kung saan nakakabili ng vitamin C injectable, please search or ask for medical professional. Mas maganda kung doctor, kasi sila po yung mag-a-advise sa inyo, tsaka ng tamang dosage para po sa bawat individual. So yun, yun po yung sagot ko sa inyong tanong. Eto, meron tanong dito, out of the topic. Ate, anong gamit mong phone? Maganda kasi ang linaw ng video mo po. Hehe, by the way, very informative video. Thank you very much, Gian, sa compliment mo. By the way po, yung ginamit ko pong phone na habang binibideohan tong vitamin C injection part 1 and part 2 is eto pong Oppo F7 ko. Eto pong phone ko na to, nung time po na yun, wala pa akong ring light. As in, yung ginagamit ko lang po na lighting is yung lighting sa kwarto ko. So, kung yan na po yung pinaka-best na magandang kuha ko. So, kung na-appreciate mo po, maraming salamat po. Eh, ngayon po kasi, nakaka-LL na char. Char lang. So, ngayon po kasi, gumagamit na ako ng ring light. Nakaluwag-luwag na nga. Bumili ako ng ring light. At nagpalit na rin po ako ng phone. Ang phone ko na po ngayon is Vivo X50 Pro. So, hindi tayo mag-endorse dito ng phone na ring light. At walang magmamind-mind dyan. So, let's proceed to our topic.
Next question. Hindi ko na po alam kung pang ilang question, pero sige, sabasahin ko na lang yung mga question. This question is from It's Me, Janelle. Ask ko po, pwede po ba i-mix yung vitamin C sa gluta injection sa isang syringe? Okay, so ang gluta at vitamin C injection po, pwede naman po siyang pagsabayin na i-inject sa'yo. Pero preferably, mas maganda po na separate syringe. For example, you have 10cc or 10ml syringe, yung isa po doon para sa gluta, and yung isang 10cc syringe is para naman po sa vitamin C. Bakit po? Kailangan paghiwalayin, eh pwede naman pong pagsamahin na lang, tipid pa sa syringe, diba? Opo, tipid nga po sa syringe, pero pag in-inject po kasi siya sa inyo, since po parehas puro and konting sterile water na lang po ang mailalagay ninyo, so ang tendency masyado pong malapot ang consistency ng inyong gluta and vitamin C mixture. So mararamdaman mo po siya ng may parang stinging sensation po siya habang ini-inject po sa inyo. Kaya mas maganda po na magkaibang or separate syringe po sila para mas maraming sterile water ang makakadilute, mas less po yung consistency, mas madaling ipasok. Kasi po ang sterile water is a lubricant. Yan, kaya mas maganda po siya na i-inject separately. Okay? Ito po yung reply ni Carolina Napenas para sa question niyang, effective po ba kung sa puwet, intramuscular ang inject sa glutathione? Okay, so nag-reply po ako doon na most effective route is IV, intravenous po kasi ang 100% absorption. Dali, may reply po siya na, okay po, thank you sa sagot. Mahap din kasi pag IV, kaya naitanong ko kung effective din intramuscular kasi para sa akin, hindi masyadong masakit. Okay, so kanya-kanya po kasi tayo ng preference and kanya-kanya nga po tayo ng pain tolerance. So, para sa akin po, ang IV or intravenous is hindi masyadong masakit compared sa IM po. Balik, sa kanya naman po, baliktad. So, mas okay siya sa IM compared sa IV. Marami pong factor bakit masakit po ang pag-i-infuse po ng gamot through IV. So, number one, pwede pong hindi naka-insert ng maayos yung needle dun sa IV. Kasi supposed to be, kapag na-insert po ng maayos yung needle sa IV, dapat wala na po kayong ma-feel at all. Kasi po, sa vein, wala pong pain receptor. So, dapat wala na kayong ma-feel na pain dyan. Kung may na-feel kayong pain, ibig sabihin, either bulge, nag-collapse yung vein, and pinipilit pa rin i-infuse yung vitamin C, kaya nagiging masakit siya. And pangalawa, nag-through and through. Ibig po sabihin, nakapasok ka sa vein, and then lumabas, and then hinanap or nag-fishing, and then bumalik ulit sa vein, masakit din po yun. And pangatlo, baka po dun sa dilution or sa pagkanaw ng vitamin C, baka po pure vitamin C, wala man lang sterile water na ginamit sa inyo. Pure na talagang inject, so mahapdi rin po siya. Kaya very important din po ang sterile water kapag nag-i-inject, kailangan dinidilute po doon yung vitamin C para mas hindi masakit. Okay, so proceed tayo dun sa part 2 ng aking video, yung vitamin C injection part 2. So, may mga katanungan din po doon. Marami rin pong nag-comment ng kanilang mga question. So, sasagutin natin siya ngayon. Next question from Kang Yang Su. Lakas mga Korean, ha? Others mix the vitamin C with B-complex. What is the proportion for it? So, English version. So, vitamin C and vitamin B-complex should be diluted separately. So, kailangan po natin parang katulad ng in-explain ko kanina yung gluta and vitamin C, you should use separate syringe para mas diluted po ang ating vitamin C and vitamin B. Pwede naman po siyang pagsabayin na i-inject, pero kailangan separate siya kasi para mas diluted, mas less painful. Okay, this question is from G. Villanueva. Sis, pwede po itong IM? Ay, nako sis. Basta nakalagay sa packaging, IMSCIV, pwede yan, pasok sa banga. As long as, remember, kailangan medical professional po yung gagawa sa inyo. Pero kung kayo lang po mag-i-inject sa sarili po ninyo, kayo na pong bahala. Kasi ako naman po, nag-i-inject ako sa sarili ko. Pero mas prefer ko IV. Kasi hindi masakit. Kasi para sa akin, ang IM, mas masakit siya. At saka, ang IV kasi, immediate effect agad siya since nag-flow agad siya sa ating bloodstream. Unlike kapag IM, nasa-stuck pa siya sa muscle ng ilang araw. So, dun sa tatlo, subcutaneous IM and IV, mas better kapag IV. Pwede po bang i-dilute NSS to vitamin C? So, meron pong dalawang klaseng lubricant or pang-dilute po. So, isa po yung sinasabi ko yung sterile water, 5ml, pwede po yun. Or yung plain NSS, so yung PNSS, sodium chloride, yan, for injection. So, pwede mo po siyang gamitin either of the two. Pwede. So, next question. John Kit Richa. Magkano po magpa-inject? So, PM sent po. Char lang. So, yung presyo po ng pagpapa-inject, kung may sarili ka na pong vitamin C, kanya-kanya po, depende po kung saan ka magpapa-inject or kung kanino. So, iba po yung rate ng doctor, iba po rin kapag nurse, and iba rin kapag friend mo. For example, meron ka medical professional na friendship, so pwede ka na maka-free dyan, depende sa usapan nyo. Kung best friend for life kayo, yan, pwede niya nang i-free yan sa'yo. So, kung pupunta ka sa clinic or hospital or
center. So, depende po yan sa makakausap po ninyo. Kapag doctor, syempre, mas mataas po yung professional fee po nila. Hindi ko po masasabi kung magkano kasi hindi ko po alam kung magkano talaga yung nire-rate nila. Pero kapag mga nurses po, usually mga 300 pesos, may 400 pesos, pero may mga palo-palo pong nurses na nagpipresyo talaga ng 700, 800, 900. Grabe, diba? Napakamahal. Pero kasi yung mahal po ng, or presyo po ng rate ng isang nurse or na medical professional, depende po yan sa kanyang una, experience. Gano'n na po ba siya katagal nag-IUD? So, kung ikaw, magpapa-inject na client, gusto mo ba sa baguhan? Gusto mo ba sa parang pinagpapraktisan ka? Kung gusto mo, siguro mga 200, 100 pesos lang yun, pwede na. Or baka i-free pa sa'yo. Pero kung yung mag-i-inject sa'yo is yung tipong 9 years or 5 years, yung ano na, excellent na sa ginagawa nila, siguro yung mag-pricing sila ng 400 or 500 is good na po. At least alam mong safe, di ba? Tapos yung mga question mo, yung mga agam-agam mo sa buhay, pwede mong itanong sa kanila. O, di ba sulit na sulit, sulitin mo yung PF na binayad mo sa kanila. Itanong mo na lahat ng mga question mo sa buhay, pati horoscope mo, itanong mo na sa kanila. And so, yun nga po, so depende po yan sa experience ng isang nurse or ng medical professional na mag-i-inject sa inyo. And pangalawa po, yung mga, syempre, yung iba po dyan, nag-continuing learning education. Ibig sabihin, nag-aaral pa rin sila, patuloy pa rin po silang umaattend sa mga seminars, conventions, nag-aaral po sila para ma-improve po or malaman nila yung bagong updates with regards sa mga intravenous. At saka yung kailangan updated po sila. So, usually yun po yung mga nagpipresyo ng matataas kasi nagbabayad po sila ng kanilang pag-aaral sa, ano, usually nagtitake yan ng mga worth 3,000, 5,000 kada, ano po nila, pag-aaral po ulit. So, refreshments and ano na, upgrading ng knowledge. So, yun po yung binabayaran nating PFP po yan. Pinipirahan ka lang po or kung tingin mo naman po yung mag-i-inject po sa inyo is mukhang okay naman, magaling naman, nasasagot lahat ng question nyo and then bigyan ko yun ng presyong 300 or 400, sulit na po yan. Pero kung yung tipong hindi marunong mag-inject, nakatatlong tusok na kayo, hindi pa naiin, bulge ka ng bulge, tapos nanginginig na siya, tapos repressyon ka ng 800 o 900, nasa sa inyo na po kung gusto niya pa pong umulit sa kanya or hindi na. Bali, kayo po yung mag-aano as an individual, depende po kayo po mag-observe sa mag-i-inject po sa inyo. Okay, next question, sa kanya pa rin, kay John Kit, Richa, bago po ba mag-vitamin C, mag-gluta muna? So, if ever magpapa-inject ka po ng glutathione and vitamin C, on the same day, pwede po siyang unahin natin si glutathione. So, first syringe, glutathione yung laman. Second syringe is vitamin C. So, actually, pwede naman po siya kahit anong mauna. Pero kung talagang gusto nyo is gluta muna and then vitamin C, pwede naman po. Pwede naman si vitamin C muna and then gluta. Pwede naman po. Kahit ano po sa dalawa. And mas maganda kung sabay nyo po siyang i-inject. Bakit po? Kasi po, ang battery ni glutathione is ang vitamin C. Ibig sabihin, precursor po ni glutathione si vitamin C. Hindi po tatalab si glutathione kung walang vitamin C. So, pansinin nyo po, lagi po na ang glutathione kahit sa mga tablet, lagi may content siya na vitamin C kasi effective po si gluta kapag may vitamin C. Para po si collagen injection din and collagen na mapa-oral, lagi may vitamin C. Kasi si vitamin C talaga ang vitamin C for the skin. Ayan po. So, may mga, alam ko po, may mga question pa ba kayo sa utak ninyo na hindi na i-comment, pero magdadagdag na rin po ako ng mga katanungan at sasagutin ko. Usually yung mga frequently asked questions ng mga client. Tuwing kailan po ba dapat nagpapa-inject ng vitamin C? Okay, so ang injection po must be done or can be done 3 to 4 days apart or once a week. Depende po sa inyo kung gusto nyo po, kung kaya nyo naman po ang tusok, twice a week is okay. Pero kung hindi nyo naman po kaya, once a week is okay too. Pero hindi ibig sabihin, no, kapag nag-IV injection ka today, bukas hindi na, pangalawang araw hindi na, mali po. Kailangan po take vitamin C every day. Kasi po ang vitamin C is immune booster. So every day kailangan po natin pataasin ang ating immune system, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic, na kailangan po natin na pataasin ang ating resistensya laban sa sakit na COVID-19. Okay, another question po na minsan tinatanong po sa akin, ilang milligram po ba ng vitamin C ang dapat i-inject? So, for example, etong aking Tatio-C, my most favorite na vitamin C injection, ang isang ampule po contains 500 milligram of ascorbic acid. So, ang ginagawa ko po, dati nung wala pang time ng pandemic, one ampule, one person sa family member ko at sa akin. Bukod pa po kasi yung iniinom namin na oral vitamin C, meron din po kami yan. So, ngayon nagpanahon ng pandemic ng COVID-19, dalawang ampule na po. So, equivalent to 1,000 milligram kasi 500 milligram each. So, dinadalawa ko na po siya para mas mataas ang
immune system para mas mataas po ang ating resistensya. Pero ilang mg a day ba or ilang dosage a day ba ang kailangan? So dati 1000 mg a day is okay, 15 na po kapag gusto mo may whitening effect na siya. So magpapasobra ka or magpapamega dose ka. Pero ito nga nung panahon ng pandemic, may nagpost po na kailangan increase po natin ng up to 5000 mg na vitamin C a day para po sa mga frontliner, nurses, medical professional na exposed sa virus or yung nagtatrabaho sa hospital, yung mga lumalabas. Pero ako po kasi hindi naman po ako nagtatrabaho sa hospital at hindi naman ako maharap sa mga COVID patients. So ang ginagawa ko po, 3000 mg a day. Okay na 'yon. And then very important po na kapag nagte-take ka ng high dosage ng vitamin C, kailangan po increase your water intake. Bakit kamo? Kasi po ang vitamin C po in excess kapag hindi ka umiinom ng maraming water, nagpo-form siya ng salt sa ating katawan. Kaya po minsan pag nasasobrahan ka na sa vitamin C, mahapdi na yung ihi mo, UTI na 'yon. And then kapag hindi mo pa rin na-detect yung early signs ng UTI kasi baka feeling mo nabalisaw-saw ka lang or baka yun nga kung ano lang pinagkakaimot, chichirya, whatever. So kailangan po increase your water intake kasi kapag pinabayaan niyo po siya, akit po siya sa ating kidney at magpo-form ng kidney stone. So yun po ang consequence or para magiging actually adverse effect siya. Hindi siya dapat mangyari kung iinom ka ng maraming water. Okay, next question. Paano po kapag yung nag-inject sa akin, nag-bulge po yung vein ko? Yung na-insert po ba na vitamin C doon sa vein ko na nag-bulge, effective pa rin po ba yun? The answer is yes, effective pa rin yun. Kasi kapag nag-bulge po ang vein, ibig sabihin po, nag-close na ang vein, nag-collapse na ang vein, mapupunta na po ang vitamin C doon sa muscle part natin. So, di ba nga, pwede naman po siya through IM, aside from IV. So, effective pa rin naman. Yun nga lang, discomfort sa part ng ini-injectionan. Kaya nga po, mas preferred ko palagi is IV. Kasi po, pag nasa IV, less painful. Pero kapag nag-bulge, don't worry po, ma-absorb pa rin yun ang katawan natin. Yun nga lang, masakit talaga siya. Kaya kailangan po talaga mag-i-inject sa inyo, marunong at license. Ano po ba yung maia-advise ko sa mga gusto magpa-IV injection or sa mga nagpapa-IV injection na? So, number one po is consult your doctor first kasi mas alam po ng doctor kung ano po yung brand na dapat po na gamitin nyo at saka po yung dosage. So, always ask your medical professional doctor para po makarekomenda rin po siya ng specific brand and specific dosage for you po. Kasi siya po yung nakakaalam ng inyong history, yung health history. So, better ask your doctor. Paano po malalaman kapag legit na professional medical po talaga yung nag-i-inject sa amin? So, ito po yung maya-advise ko po sa inyo. Kapag meron po kayong hinire or kakilala na mag-i-inject sa inyo, always ask for their license. So, this is my PRC license sa pagiging nurse. So, yun na po, tignan yung fest ko. Ayan po, meron pong QR code sa ilalim. Ito po is renewable every 3 years. So, matagal pang expiry ng akin, 2023. So, kailangan yung medical professional nyo may license. Ibig sabihin, pasok sa banga, pwede siyang mag-inject sa inyo. And, sa amin po mga nurses and other medical related po na professional is itong intravenous license or intravenous ID. So, ito po, para po siyang PRC license namin na nare-renew every 3 years. So, ito po kinukuha po through pag-aaral, pag-training ulit, pag-update ng makabago tungkol sa pag-i-inject through IV. So, ito, may expire na to next year, 2021, sa birthday ko next year. So, may 1 year pa ako. Ang gagawin dito, maghahanap ulit ako ng hospital kung saan pwede ako mag-training. And marami akong gagawin na, siguro mag-take ako ng 3 to 4 days or 1 week kasi kailangan ko pang mag-inject ng maraming-marami para mabigyan ulit ako ng ganitong license. And plus na po itong, ito, meron po akong sariling ID ng Association of Dermatology and Aesthetic Nurses of the Philippines. So, sumali po kasi ako sa association ng mga derma nurses sa Philippines. So, meron po akong ID nila. So, ito naman po is every year na i-expire. So, ma-attend din ako ng mga seminars, conventions. So, kailangan update-update din ng mga kaalaman sa buhay. Tsaka para mas, ito yung magiging edge natin. Hopefully, marami po kayong natutunan sa akin ngayon sa aking video. And kung gusto niyo pong balikan ng video ko dun sa part 1 and part 2 ng vitamin C injection, panoorin niyo lang po at ang lahat ng details, benefits, and everything under the sun about vitamin C. At ang question niyo, masasagot ko dun sa video ngayon. And if you still have any questions, feel free to comment down below. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa aking new videos. Thank you very much and see you soon sa next video ko. Bye-bye! Thank you.